guys. So, lesson 2 na kayo ng pag-aaral ng Nihongo nyo, no? So, dito sa lesson 2, ang pag-aaralan natin ay mga demonstrative pronouns, no? Dito sa lesson na to, malalaman nyo kung paano gumamit ng mga demonstrative pronouns, no? In Japanese. Ano ba yung demonstrative pronoun, no? Pag sinamin demonstrative, nagde-demonstrate. Mga words na nagde-demonstrate. Pag sinabing nagde-demonstrate, nagpapakita. Sa English, ano, mga words na this, that, mga that, no? Sa Tagalog, ito yung yung ito, iyan, iyon, no? Sa Nihongo, yan si kore, sore, are, no? Si kore, kore, sore, sore, are, are. Kore na this, ibig sabihin ay this, kore, this. This, sa Tagalog, ito, no? Si sore, that, that. Iyan, sa Tagalog, iyan. Si are, si, and si that. Pareho silang that, di ba? That na iyon, iyon. So ano yung pinagkaiba ng mga to, no? Mga gamit, kung paano sila gamitin. So si kore, no, ginagamit ito kapag yung bagay na tinutukoy ni speaker ay malapit or nasa kanya. Malapit or nasa kanya. But this, pag sinabing this, ito. Ibig sabihin, yung bagay nasa nagsasalita. Nasa nagsasalita or malapit sa nagsasalita. Okay? Kapag that naman, sorry, oh, iyan, di ba? Iyan, sorry. So, ginagamit naman ito kapag yung bagay na tinutukoy ay nakay listener. Nandun sa nakikinig ng salita, no? Nakay listener. Nakay listener or malapit kay listener. Okay? Si are naman, that din siya. That. Sa English, pareho silang that ni sore tsaka ni are, di ba? Si sore tsaka si are, parehong that sa English. Pero yung pinagkaiba niyan, si itong that na to, iyon. Iyon. Ito, iyan. Pag sinabi iyan, yung bagay na kay listener. Si are naman, that na ang bagay ay malayo, itong bagay na to, ang bagay nyo na tinutukoy, ang bagay na tinutukoy ng nagsasalita ay malayo parehas kay speaker at listener. Diba? Malayo ang bagay na to kay speaker at listener. Kaya iyon, iyon, iyon. Diba? Pag sinabing iyon, wala kay speaker, wala kay listener, wala kay speaker yung bagay. Malayo parehas sa kanila. Okay? Ayun yung pinagkaiba niyan. So, tatandaan nyo, sa English, translation, si sore tsaka si are, magkaparehas lang yan. Pero, yung sa ibig sabihin nila, kapag ginamit mo itong sore na to sa Japanese, ang bagay malapit kay listener. Kapag are naman, ang bagay malayo parehas kay speaker at listener. So, tandaan nyo yun. No, para hindi po kayo malito. Okay? Dahil sa lesson na to ay mga demonstrative pronouns, no? Sa lesson na to, dito nyo matututunan sabihin sa Japanese, halimbawa yung ito ay libro, iyan ay camera, iyon ay TV, television, no? Sa lesson na to dito matututunan sa mga demonstrative pronouns na to. Okay? Punta naman tayo sa sentence pattern. Sa lesson 1, yung inaral nyong sentence pattern ay noun 1 wa, noun 2 des. Or noun 1 wa, noun 2 ja arimasen. Sa lesson 1, yung noun 1 nyo is yung topic nyo. Topic na noun. Noun. Si noun 2 ay information din. Information na noun. Noun na, halimbawa, nationality, pangalan ng tao, edad ng tao. Ngayon, sa lesson 2, yung magiging pattern natin ay
demonstrative pronoun wa noun desu, or demonstrative pronoun wa noun ja arimasen. No. So yung topic nyo sa sa pattern ng lesson 2 ay demonstrative pronoun. Na alam mo si na kore, sore, are. Ito yung this, that, that. Sa Tagalog, ito, iyan, iyon. And then si noun. Noun na to, yung noun na nagsasabi ng information regarding kay topic. So, noun to na object naman. Bagay, mga bagay. Mga bagay, mga information na bagay na nagsasabi tungkol sa ating topic na demonstrative pronoun. No. So, kumbaga, yung translation ng pattern na to, ito is a demonstrative pronoun is object. Ba, ito ay, alam mo, kung ano yung bagay na given mo, ito ay libro. Ito ay dictionary. Ayon ay camera. Dito sa pattern nito, masasabi yun. Dito mo may express, dito mo malalaman kung paano sabihin yun in Japanese. So, ito yung sample natin sa pattern, no? Masasabihin mo na this is a book. Ito ay libro. Kore wa hon desu. Kore wa hon desu. This is not a book. Ito ay hindi libro. Kore wa hon ja arimasen. Kore wa hon ja arimasen. Ja arimasen is not, di ba? Si desu ay is. No? Desu is. Ja arimasen is not. Same lang siya ng pattern natin ng lesson 1, di ba? Kaso, ang topic mo, hindi na noun. Pronoun na, mga demonstrative pronoun. No? Ito pa. No? That is a book. Iyan ay libro. Sore wa hon desu. Sore wa hon desu. That is not a book. Iyan ay hindi po libro. Iyan ay hindi po libro. Sore wa hon ja arimasen. Sore wa hon ja arimasen. No. Ayan po ay hindi libro. That is a book. That is a book. Iyon ay libro. Iyon ay libro. Are wa hon desu. Are wa hon desu. That is not a book. That is not a book. Iyon ay hindi libro. Iyon ay hindi libro. Are wa hon ja arimasen. Are wa hon ja arimasen. Are wa hon ja arimasen. So, paano magtanong? No, paano magtanong na ang topic ay demonstrative pronoun in Japanese? Mo, what is this? What is that? What's that? No, ano ito? Ano iyan? Ano iyon? No? So ito yung pattern natin, no. Ang topic mo it's either kore, sore, or are. So pipili ka lang ng isa diyan. Depende na sa iyo kung anong gusto mong itanong, no. Kasi nasa sa iyo kung anong topic mo. And then, as usual, siwa, topic marker, dahil nga ang topic natin ay demonstrative pronoun, siwa ang magiging topic marker niyan, no? So, lagi magiging katabi niya. And then, ang interrogative natin is none. None, no? None. Dahil ang interrogative ng object is none. What? Ano? Ano? Kapag nagtatanong ka ng bagay, syempre, ang pananong mo, ano? Sa English, what? So, sa Nihongo naman, is none. None. None desu ka? No. Si desu ka? No. Si desu, siya yung is, di ba? Yung linking verb natin. And then si ka, siya yung question mark. Question mark natin sa Nihongo. No.
And then kapag sasagutin mo yung pattern na to, ito naman siya. Mo sa English, di ba? This, that, or that. This is object. Siyempre, pag tinanong mo ng ano, ang sagot mo, object, di ba? Object. This is object. Sa Japanese, kore, na, depende kung anong topic, kore, sore, are, na. Kore wa object desu. Diba? Kore wa object desu. Kore wa, sore wa object desu. Sore wa object desu. Are wa object desu. Are wa object desu. Na? So, ito yung sample natin, no? What is this? What is this? Ano ito? Ano po ito? Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Sagot niya, that is a dictionary. That is a dictionary. Iyan ay dictionary po. Iyan ay dictionary po. Sore wa jisho desu. Sore wa jisho desu. Sore wa jisho desu. What is that? What is that? Ano po iyan? Ano po iyan? Ano po iyan? Sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? This is a dictionary. This is a dictionary. Ito po ay dictionary. Ito po ay dictionary. Kore wa jisho desu. Kore wa jisho desu. Kore wa jisho desu. What is that? What is that? Ano po iyon? Ano po iyon? Are wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? That is a dictionary. Iyon po ay dictionary. Are wa jisho desu. Are wa jisho desu. Are wa jisho desu. So kung mapapansin nyo, kapag ang tanong ay kore, ang magiging sagot ay sore. Kapag ang tanong naman ay sore, ang nagiging sagot ay kore. At kapag are ang tanong, are din ang magiging sagot. So, paano nangyayari yun? No? Ganito kasi yan. Ang kore wa nan desu ka? What is this? Si speaker, nagtatanong ng bagay na nasa kanya. No? Ano ito? Ibig sabihin, yung bagay nasa kanya. Siyempre, kapag sasagot ka, iyan, that. Kasi, wala naman sa'yo yung bagay, kaya that. At yung that na yun, sa Nihongo ay sore. Okay? And then, vice versa lang. Kapag sore ang tanong, ibig sabihin, yung bagay na tinatanong ni speaker ay nasa'yo. Nasa listener. Kaya, ano yan? What is that? Siyempre, kapag sasagutin mo ang ano iyan, ito ay. Ito ay. Kaya, ang Nihongo ng ito, kore, di ba? Kaya nagiging kore. Okay? Hindi mo siya pwedeng sagutin na kapag tinanong ka ng sore, sore din. Kasi, pag sinabi mo ng sore, yung bagay na tinatanong sa'yo, nasa kanya. Di ba? Ano siya? Hindi siya appropriate. Mo tinanong ka ng, ano yan? Ang sagot mo, iyan ay. Ibig sabihin, hindi mo sinagot yung bagay na tinatanong sa'yo. Kumbaga, sinasabi mo yung bagay na nasa kanya. Ang tanong sa'yo yung bagay na nasa iyo, di ba? Ganon din dito. Okay? And then, kay are naman, kay are, di ba, pag sinabing are, that, yung bagay, malayo pareho kay speaker at listener. Kaya, ang reply niya rin ay are, kasi parehong malayo sa kanila. Wala kay listener yung bagay, wala kay speaker. So, pareho, pag kahit ang tanong ay are, ang magiging sagot pa rin ay are, kasi malayo sa kanila yung bagay. Hindi siya tulad ni kapag tinanong ka ng sore or kapag tinanong ka ng ni kore, hindi mo siya pwedeng i-reply kung ano yung topic ng tinanong sa'yo. Kasi, iniiba mo yung topic, no? Okay? Kapag tinanong ka ng kore, ang magiging sagot mo dapat ay sore. Kapag tinanong ka naman ng sore, ang magiging sagot dapat ay kore. Kapag tinanong ka ng are, sagot din ay are.
So sa pattern natin to, pwede ka rin, pwede mo rin itong gamitin bilang isang ano, confirmation question tulad na sa lesson 1. So paano ito gamitin sa ano, bilang confirmation question? Siyempre yung topic mo ganun pa din, hindi na siya noun, mga demonstrative pronoun na. Paano yung pattern? So ito yung pattern ng pagtatanong, demonstrative pronoun wa object deska, or demonstrative pronoun wa object ja arimasen ka, no? So ayan, sa English is this or that, that is object, is this, that, that is not object, no? And then kapag magre-reply ka, syempre kapag confirmation question, ang magiging sagot mo, kailangan mo sumagot ng yes or no, hi or iye. Siyempre, kapag ang tanong sa'yo, naka-des, kapag nag-hi ka, or nag-yes, des din. No? Kasi nag-agree ka dun sa statement na tinatanong sa'yo. Kasi nag-hi ka nga eh, nag-yes ka nga eh. Kapag no naman, ibig sabihin, hindi ka nag-a-agree. Hindi ka nag-a-agree. Kaya, mag-jaja arimasen ka. Okay? Iye. Kung ano yung demonstrative pronoun. Wa, object ja arimasen. No? No, that is not object. Okay? Yes, that is kung ano yung object na tinatanong. Okay? Okay? So, ito yung sample ng ating confirmation question. Bawa ang tanong sa'yo. Is this a pencil? Ito ba ay lapis? Kore wa empitsu desu ka? Kore wa empitsu desu ka? Sagot niya ay yes. That is a pencil. Yes, that is a pencil. Oo, yan po ay lapis. Hai, sore wa empitsu desu. Hai, sore wa empitsu desu. Hai, sore wa empitsu desu. Then kapag sumagot naman siya ng no, no, that's not a pencil. Hindi. Ito po ay, no, hindi. Iyan po ay hindi lapis. Iyan po ay hindi lapis. Iye, sore wa empitsu ja arimasen. Iye, sore wa empitsu ja arimasen. So, pwede mo rin siyang sagutin ng ganito, na iye, na nag-iye ka, pero sasagutin mo siya ng tamang sagot. Kung mapapansin nyo, yung information nag-iba na. Kasi, nag-iba na at yung, kahit na naka-iye siya, yung conjugation ng sentence or tense ng sentence, naka-positive na. Kasi sinabi mo na yung tamang information. No, that is a ballpen. Diba? Ang tanong sa'yo, is this a pencil? No, kore wa empitsu desu ka? Sagot mo, iye. No? Iye, sore wa ballpen desu. No, that is a ballpen. No? Sinabi mo na yung correct information. Also, pwede mo rin i-apply yung ibang mga natutunan nyo sa lesson 1. Tulad ni mo, ni particle mo. Ano nga ba ulit yung usage ni particle mo? Si particle mo ay parang ay also, no, rin, din in Tagalog, no? Bo, ganito ang flow ng conversation. Kore wa empitsu desu ka? Hai, sore wa empitsu desu. And then may follow-up question ka. Tinanong mo din yung may isa pang bagay na tinanong ka. Tinatanong mo kung ito din ba ay lapis? Ba, may dalawang object ka na hinahawakan. Unang tanong mo, yung isa, kore wa empitsu desu ka? Is this a pencil? And then, nasagot niya, hi, sore wa empitsu desu. Yes, that's a pencil. And then, may follow-up question ka. Ang follow-up question mo, is this also a pencil? So, tinanong mo yung pangalawang bagay na hawak mo. Tinatanong mo din sa kanya. So, ganito yan. Siyempre, parehas na yung tinatanong mo kung lapis din ba. So, gagamitin mo siya ng also. Also, papasok na si also na si particle mo. Ganito siya sa Nihongo. Kore mo
empitso desu ka? Tinatanong mo kung ito din ba ay lapis. Is this also a pencil? And then ang magiging sagot, hai, sore mo empitso desu. Kung ang tinatanong mo ay lapis din kasi nag-hai ka, kasi nag-agree siya sa statement na kinoconfirm mo sa kanya, kaya siya nag-hai. Yes, that is a pencil. Diba? That is a pencil. That is also a pencil. Huh? And then kapag nag-iye naman, ng kore mo ay pecho desu ka, iye, hindi na siya magmomo. Kasi hindi na siya also eh. Iye, sore wa, empitsu ja arimasen. No, this is not a pencil. This is not a pencil. Hindi na siya nagmo. Kasi, hindi naman also yung sinabi niya eh. Kumbaga, humihindi siya. Ano ba, tinanong ka, ito din ba ay lapis? Sasagutin ba ng hindi? Iyan din ay hindi lapis. Hindi, di ba? Hindi, iyan ay hindi lapis. Okay? Ito pa ang sample. Is that a dictionary? Ayan po ba ay dictionary? Sore wa jisho desu ka? Sore wa jisho desu ka? Sore wa jisho desu ka? Yes, this is a dictionary. Opo, ito ay dictionary. Hai, kore wa jisho desu. Hai, kore wa jisho desu. Hai, kore wa jisho desu. No, this is not a dictionary. Hindi, ito po ay hindi dictionary. Iie, kore wa jisho ja arimasen. Iie, kore wa jisho ja arimasen. Iie, kore wa jisho ja arimasen. Then kapag sasagutin mo siya ng correct answer, iie, kore wa zashi desu. Iie, kore wa zashi desu. Iie, kore wa zashi desu. No, this is a magazine. Hindi, ito po ay magazine. Then kapag may follow-up question ka, no? Sore mo jisho desu ka? Sore mo jisho desu ka? Sore mo jisho desu ka? Hai, kore mo jisho desu. Hai, kore mo jisho desu. Kapag iye, iye, kore wa jisho ja arimasen. Iye, kore wa jisho ja arimasen. Sore mo jisho desu ka? Iyan din po ba ay dictionary? Hai, kore mo jisho desu. Opo, ito din ay dictionary. Iie, kore wa jisho ja arimasen. Hindi, ito po ay hindi dictionary. Okay? So, sa lesson 2, meron din po tayong particle no, na of or apostrophe s. Sa lesson 1, meron din tayong usage ni particle no. Sa lesson 1, ang gamit ni particle no ay noun connecting noun. Noun na nagko-connect ng noun. Bo, si noun 1 ay mga organization, pangalan ng company, pangalan ng school na minomodify yung noun mo. Ba, yung tao. Yung noun 2 mo sa lesson 1 ay tao. Ngayon, dito sa lesson 2, yung gamit ni particle no is of apostrophe s din. Kaso, kinokonekta ni particle no ang owner dun sa object. Kumbaga, nag-indicate siya ng pagmamay-ari, no? Pagmamay-ari or possession marker siya, possession marker. So ganito yung ano niya, structure. Si noun 1, siya yung owner, tao to. Kapag sinabing owner, person, tao. Si noun 2, object. Pag sinabi object, mga bagay. Diba? Sino? Ang trabaho niya dito
kinokonekta niya si owner sa object. Kumbaga, ito yung nagre-represent ng nagmamay-ari ng bagay na to. Para masabi mo na yung nagmamay-ari ng bagay na to, kailangan mo idugtong si no. Okay? Halimbawa, ang nagmamay-ari ay si Watashi. Watashi. Ang bagay ay kabang. Kabang. Ang kabang ay bag. Diba? Pag sinabi mo, bag of mine. Ang bag ko. Diba? Watashi no kabang. Watashi no kabang. Watashi no kabang. Tapos, next is letter. Letter. Ang nagmamayari ay si Mr. Lee. Letter of Mr. Lee. Letter of Mr. Lee. Risang no tegami. Risang no tegami. Risang no tegami. Sunod, ang bagay natin ay libro. Libro. So, nagmamayari si teacher. Book of the teacher. Ang libro ni teacher. Kumbaga, sa Nihongo, sensei no hon. Sensei no hon. Sensei no hon. Kumbaga, si no dito, no? Si no dito, minamark niya yung nagmamay-ari ng object na to. Mga si no, siya yung nagmamark ng nagmamay-ari ng object na to. Okay? Nagmamark ng object na to. Sa Tagalog, sino? Bawa, parang ayan siya si ni. Bawa, sabi mo. Bag ni. O, bag, bag ni. Sulat ni. Sulat ni. Libro ni. Sa English, of. Of din siya, of. Okay? So, ito yung example natin. This is a bag of mine. Kore wa watashi no kabang desu. Kore wa watashi no kabang desu. This is not a bag of mine. Kore wa watashi no kabang ja arimasen. Kore wa watashi no kabang ja arimasen. Kore wa watashi no kabang ja arimasen. That is a letter of Mr. Lee. Sore wa risang no tegami desu. Sore wa risang no tegami desu. Sore wa risang no tegami desu. That is not a letter of Mr. Lee. That is not a letter of Mr. Lee. Sore wa risang no tegami ja arimasen. Sore wa risang no tegami ja arimasen. Sore wa risang no tegami ja arimasen. That is the book of teacher. Are wa sensei no hon desu. Are wa sensei no hon desu. Are wa sensei no hon desu. That is not the book of teacher. That is not the book of teacher. Are wa sensei no hon ja arimasen. Are wa sensei no hon ja arimasen. Are wa sensei no hon ja arimasen. So ito, pwede mo rin siyang gamitin bilang confirmation question, no? Tinatanong mo kung yung bagay na nasa iyo, nasa ibang tao, kung sino ang nagmamay-ari. Ito yung format niya or pattern. Demonstrate pronoun wa owner no object desu ka? No? So magiging sagot, hi or iye, kung ano yung demonstrate pronoun na ginamit, no? Wa owner no object desu. Ito yung example natin. So, kore sore are ba yan? Wa risang no camera desu ka? Is kung ano yung ginamit mong, may ibig sabihin nun, is kung ano yung ginamit mong demonstrative pronoun,
is the camera of Mr. D, kinoconfirm mo, diba? Diba? Hi! Kore, sore, are, po, wa, risang no, camera desu. Hi! Ginang kore wa, risang no, camera desu. Hi! Sore wa, risang no, camera desu. Hi! Are wa, risang no, camera desu. Ibig sabihin niya, yes, kung ano, it, that, this, no, this is the camera of Mr. Lee. Pwede rin namang hi risang no desu, hi risang no desu, hi risang no desu, yes it is Mr. Lee's. Kung mapapansin nyo, wala na yung camera dito, wala na yung camera dyan. Bakit? So kapag sumasagot ka ng ganitong klaseng confirmation question, automatic na yung object mo is given. Yung object is given. And then kapag sasagot ka, pwede na siyang ma-omit. Tulad dito. Ito dito, diba? Wala na yung object na given. Wala na. Tinanggal na. Pero si particle no, na andun pa rin. Si, kumbaga, hindi niya na binanggit ulit yung object na tinatanong. Kasi nga, given. Given. Para hindi na siya redundant. Hindi na siya uulitin. Pwede siyang meetable. Pwede din naman nandyan siya. Okay din. Ito siya. Diba? Pwede rin namang wala. Wala. Wala ng camera. Noon lang. Sunod. Okay? Pero sino, hindi siya pwedeng mawala. Kasi, sino yung nagmamark sa nagmamay-ari, kung sino man yung nagmamay-ari ng object na to, no? Camera. Okay? Kapag iye din naman, iye kore wa risang no camera ja arimasen. Iye sore wa risang no camera ja arimasen. Iye kore wa risang no camera ja arimasen. No? Warning, yung given na demonstrative pronoun is the camera of Mr. Lee. Pwede rin naman katulad nito. Tatanggalin mo yung object. Iye risang no ja arimasen. Iye risang no ja arimasen. Iye risang no ja arimasen. So, hindi mo na inulit yung noun kasi understood na. Pwede na, dahil pwede naman siyang ma-omit. Ibig sabihin niya, no, it is not Mr. Lee's. No? No, it is not Mr. Lee's. Okay? Pwede pag ganitong mga tanong, yung direct object mo, ay yung object mo, pwede siyang ma-omit. No? Pero si particle no, no, si particle no at si possessor, yung nagmamayari, hindi siya pwedeng ma-omit. Lagi siya naandyan. Si object lang ang pwedeng ma-omit. Pwede siyang nandyan. Pwede siya nandyan. Pwedeng wala. Okay? So, i-take note nyo yun, ha? Baka kasi minsan, akala nyo, no, may kulang. Medyo mawi-weirduhan kayo sa pagkaka-construct ng sentence. Okay lang po yun. No? Yung object is omitable sa mga sa ganitong pattern. Okay? So, paano naman po sa interrogative? So, yung pattern nyo kanina, nagbibadya mo sa tipo naman mo, object desu ka, yung confirmation question, di ba? Ito, kapag ang tatanong mo ay yung object na to, kapag wala siyang given, object, hindi siya confirmation question, dahil bagay siya, ang pananong mo ay none, di ba? What? Kaya, demonstrative pronoun wa nan desu ka ang magiging tanong mo in Japanese, di ba? Paano naman kung ang tatanong mo ay yung nagmamay-ari ng object na to? Yung nagmamay-ari ng object na to. Diba? Paano siya gawin sa Japanese or paano mo itatanong sa Japanese? So, ganito po siya.
Ha? So, yung pattern mo, nadadagdagan ng owner. Mademonstrate pronoun. Wa, owner, no? Object, yes ka. Ito yung confirmation question natin. Pero kapag may interrogative, hindi na siya magiging confirmation question. So, ngayon dito, kapag si owner, kapag owner, tao po yan, tao siya. And then, ang interrogative ng tao ay who, di ba? Dare. 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 So, ang magiging tanong mo, kapag ang tinatanong mo ay nagmamay-ari, ganito po siya. Demonstrative pronoun. Wa, dare. No, object neska. So, ito, hindi magagamit dito, hindi siya magagamit, no? Object dapat yung given, ang dahil ang tinatanong mo ay may-ari, ang tinatanong mo ay may-ari, given na dapat si object, given na yan, kasi hindi ka naman magtatanong ng may-ari na hindi mo alam yung bagay, diba? Kaya demonstrative pronoun wa, dare, no, object deska. Okay, ito siya, oh. Demonstrative pronoun wa, dare no object deska. Ako ha. Kumbaga, ito ay bagay nino. Nino. Ito ay bagay nino. Ma? Whose object is this? Whose object is that? Whose object is that? Mga ganun, di ba? Yung example. Ma? Ang tanong, whose book is this? Whose book? Malita spelling. Whose book is this, di ba? Confirmation question. Whose book is this? Kore wa dare no hon desu ka? Kore wa dare no hon desu ka? Sagot niya, sore wa risang no hon desu. Sore wa risang no hon desu. Diba? Pares lang siya. Kumbaga, itong si Dare, binabang mo lang siya dito. Diba? Binabang. Sinagot mo lang si Dare and then ito, copy-paste ka lang. Kapag sumasagot ka ng interrogative, alos kukopayin mo lahat ng information and then sasagutin mo lang yung interrogative. Dahil Dare ang tanong, inaharap dyan tao. Tao naman na nagmamay-ari, which is si, base sa given natin, si Mr. Lee, no? Si Mr. Lee, yeah. This is book of Mr. Lee, no? Di pala this, that, no? That is book of Mr. Lee, dahil sorry, no? Sorry wa risang no hondes. Okay, next. Next is kung i-apply mo si particle mo, yung demonstrative pronoun mo, dare no hon desu ka, whose book is this also, no? O yung sa sitwasyon na, o nagtanong ka ng may isang libro, tinanong mo kung kanino libro yun, diba? Kore wa dare no hon desu ka, sinagot niya ng kore, sorry wa isang no hon desu. Then may isa pang libro ulit na gusto mong malaman kung kanino ba libro yun. So, ito yung follow-up question mo. Demonstrative pronoun mo, dare no hon desu ka. Dahil also, di ba? Mo na also. No? Kore mo, dare no hon desu ka. No? Whose book is this also? Tinatanong mo kung kanino din libro ito. Diba? And then, yung magiging reply sa'yo. Diba? Sore wa? Diba? Sore wa? Bensang no hondes. Si Bensang, kay Ben daw yun. Kay Ben. Diba yun sa unang nagpamay-ari, kay Lee. Kay Mr. Lee. Kung sa follow-up question mo, dahil iba na yung nagpamay-ari, hindi na siya nag-mo. Diba? Sore mo. Ah, hindi siya nag-sore mo. Kasi hindi naman kay Mr. Lee yung tibrong yun. Wa. Diba? Kaya naging sore wa. Bensang no hondes. Bensang. Diba? Magkaiba yung nagmamay-ari. Pero, kung yung librong yun, kay Mr. D din, halimbawa dito, si Mr. D din yung nakasulat dito, magiging mo ito. Mo. Mo.
Kasi same na nagmamay-ari, di ba? Ba yung librong yun. Then ay kay Mr. Lee. Okay? Next is kung i-apply mo si particle mo, mo yung demonstrative pronoun mo, dare no hondes ka, whose book is this also? No? O yung sa sitwasyon na nagtanong ka ng may isang libro, tinanong mo kung kanino libro yun, diba? Korewa, dare no hondes ka, sinugot niya ng kore, sorewa, isang no hondes. Then, may isa pang libro ulit na gusto mong malaman kung kanino ba libro yun. So, ito yung follow-up question mo. Demonstrative pronoun mo, dare no hondes ka, dahil also, diba? Mo na also. No? Kore mo, dare no hondes ka. No? Whose book is this also? Tinatanong mo kung kanino din libro ito. Diba? Then, yung magiging reply sa'yo, diba? Sorewa, Bensang no hondes. Si Bensang, kay Ben daw yun. Kay Ben. Diba? Yung sa unang nagpamayari, kay Lee. Kay Mr. Lee. Kung sa follow-up question mo, dahil iba na yung nagpamayari, hindi na siya nag-mo. Diba? Sore mo. Ah, hindi siya nag-sore mo. Kasi hindi naman kay Mr. Lee yung librong yun. Wa. Diba? Kaya naging sore wa. Bensang no hondes. Bensang. Diba? Magkaiba yung nagmamayari. Pero, kung yung librong yun, kay Mr. D din, halimbawa dito, si Mr. D din yung nakasulat dito, magiging mo ito, mo. Kasi, same na nagmamayari, di ba? Halimbawa yung librong yun, then ay kay Mr. Lee. Okay? So, bukod sa mga demonstrative pronoun nyo na kore, sore, are, no? Mga demonstrative pronoun nyo na ito, meron pa kayong ibang demonstrative pronoun dito sa lesson 2 na kono, sono, ano, no? Kono, sono, ano. Kono ang ibig sabihin ay this, ito, sono, that, yan, ano, iyon, di ba? Pares lang sila ng translation ni ano, di ba? Ni kore, sore, at are. Magkakapares lang ng translation. So, anong pinagkaiba? Anong pinagkaiba ni kono kay kore? Anong pinagkaiba ni sono kay sore? Anong pinagkaiba ni ano kay are? No? Si kono, pares lang naman, pares sila na this, sono, pares na that, ano, pares na that din. No? Ang pinagkaiba, kapag ginamit mo si kono, ano, tsaka si sono, no? Lahat yan, laging may kasunod na noun. Lahat sila may kasunod na noun. Diba? Kono noun. Ba ang noun natin ay libro. Ba itong noun na to ay libro. Sabi natin na hon. Ang bawa, diba? Ang hon yan, hon. Hon. Ito, si kore. Pag sinabing kore, alam na kagad na itinuto ko eto. Pwede na siya maging topic na mag-isa. Pero kapag sinabi mo kono lang, kono, kumbaga, itong word mo na ito, dahil wala siyang noun, wala siyang meaning. Walang meaning, kono. Hindi mo alam kung ano tinutukoy na ni speaker. So kapag ginagamit mo itong mga kono, sono, ano, naging yung tatandaan na lagi siyang may kasunod na noun. Hindi siya kamukha ni kore na walang kasunod na noun. Sore, walang kasunod na noun. Are, walang kasunod na noun. Basta kapag ginamit nyo si kono, sono, ano, lagi nyo tatandaan, laging may kasunod na noun. Lagi silang may kasunod na noun. Bawa, ang noun natin, di ba? Hon.
libro. So, magiging ganito siya. Kono hun. Diba? This, magiging ganito siya. This book. This book. Kono hun. Kono hun. Kono hun. Ha? Ha? Sa sono. Ba? Sono. Hold, ano magiging ibig sabihin niya? That book. Ba? That book. Iyang libro. Iyang libro. Iyang libro. Di ba? Sono hon. Sono hon. Sono hon. Ba? Dito kay ano magiging ano hon, di ba? Ano hon. Ano hon. That, di ba? That book. So, that na malayo kay speaker at listener. Iyong libro. Iyong libro. Iyong libro. Ano hon. Ano hon. Ano hon. Okay po? So, ulitin ko po kapag ginamit si ano, sono, kono, lagi po silang may kasunod na noun. Hindi sila kamukha nila kore, sore, are, na walang kasunod na noun. Okay? So, yung ano, kono, tsaka sono, wala po silang magiging meaning kung wala silang kasunod na noun. Okay? So, dito, i-explain ko sa inyo kung paano mangyayari sa pattern. So, si this, kore, magiging kono. So, si this, Tagalog nito ay ito, that ay iyan, si are ay iyon. Ito, iyan, iyon. Diba? This, that, that. Diba? Una, meron kayong kore, sore, are. And then, itong bago nyo, na si kono, sono, ano. And then, si kono, sono, ano, lagi po silang may katabing noun, no? Diba? Lagi silang may katabing noun. Diba? Sa sentence pattern, ni kore, sore, are, ito siya, diba? Kore, sore, or are. Wa information this, diba? Yung demonstrative pronoun na to, wa information this, diba? Si kore, sore, are, sila yung topic mo, topic, diba? Topic, naging topic sila, that's information. And then si kono, sono, ano, sa sample na, sa pangalawang sentence pattern natin na sample, kono, sono, ano, di ba? Wa information des. So, dito po, wala pong ganyan na pattern. Hindi mo pwedeng gawing topic si kono, sono, ano, nang sila lang. Di ba? Hindi siya katulad ni kore, sore, are, na pwede mo silang gawing topic. Topic, di ba? Si kono, sono, ano lang. Kung kono, kono, wa, information des, or sono wa information des, or ano wa information des. Wala po tayong ganyan na pattern. So, iyan, yung pattern na yan. So, wala pong ganyan. Tandaan nyo po yan, ha? Si kono, sono, ano, na sila mag-isa lang, hindi sila maaaring gawing topic. Hindi sila maaaring gawing topic. Pero, kapag ito, dahil, iba nga, si kono, sono, ano, dahil dito, wala silang noun. So, actually, mali na po ito, no? Mali yan, mali. Ito ang tama. Si kono, sono, ano, lagi silang may katabing noun. Lagi silang may katabing noun. So, kung gusto mong gamitin ang demonstrative pronoun na to bilang topic, requirement sa kanila ang noun. Noun, di ba? Meron silang noun. Meron silang noun, di ba? Meron silang noun na katabi.
para maging topic. Hindi sila maaaring maging topic ng walang noun. Diba? Alam mo, kono noun, wa information this. Alam mo, gusto mo sabihin, itong librong to ay, diba? Itong librong to ay kay Mr. Lee. Diba? Or pwede mo rin sabihin na, kung gagamitin mo siya na sore-are, ganito lang siya. Ito ay kay Mr. Lee. Diba? Korewa. Risang no des. Diba? Pero kapag gusto mong bigyan ng mas madetalye yung topic, diba? Gusto, itong libro, gusto mong sabihin yung specific na bagay. Diba? Kono hon wa risang no des. Information. Diba? Kono hon, nagkaroon ka ng kono hon, nagkaroon ka ng object dito, naging mas specific. Kung ito kung hindi mo makikita hindi mo malalaman kung ano yung tinutukoy na bagay. Pero pag sinabi mong kono, kahit hindi mo siya nakikita, pero pag narinig mo, dahil narinig mo yung specific noun, may idea ka na kung ano ang tinatanong sa'yo or kung ano ang sinasabi sa'yo. So ganun po yung gamit nila, no? Ay yung mga gamit. So ito yung mga ilang sample sentences natin gamit sina kono, sono, ano na demonstrative pronoun, di ba? Tingnan mo. Whose camera is this? This, di ba? Whose camera is this camera? This camera yung tinutukoy, di ba? Kaya naging kono kamera wa dare no kamera desu ka? Diba? Dare no kamera desu ka? Whose camera? Whose camera is, whose is dare no? Kamera, kamera, di ba? Ito yung tinatanong na information and yung topic mo, this camera. Okay? Kaya naging kono kamera wa dare no desu ka? Tinatanong kung kanino, kung sino yung owner. And then naging reply mo, sono kamera wa risang no kamera desu. That camera is camera of Mr. Lee, di ba? Sono kamera wa risang no kamera desu. Or pwede mo rin sabihin na sono kamera wa risang no desu. Hindi mo na kailangan sabihin si camera. Diba? Kasi understood na na ang object na tinutukoy ay camera. Pwede mo rin siyang sagutin na gano'n. Sono kamera wa risang no desu. Pero wala din naman ang problema kung sasabihin mo na sono kamera wa risang no kamera desu. Walang problema kahit alin sa dalawang gamitin mo. Okay? Then, sunod, that camera is your camera. Kino-confirm mo kung yung kamerang iyan ay sa iyo, di ba? Sono kamera wa anata no kamera desu ka? Sono kamera wa anata no kamera desu ka? Sagot, yes, this camera is my camera, di ba? Opo, itong kamerang to ay aking, ay camera ko, di ba? Hai, kono kamera wa watashi no kamera desu. Hai, kono kamera wa watashi no kamera desu. And then, kapag nagsumagot ka naman ng no, this camera is not my camera. Diba? Hindi. Itong camera ito, diba? Itong kamerang to, eh hindi po sa akin. Diba? Hindi po sa akin. Iye, kono kamera wa watashi no kamera ja arimasen. Iye, kono kamera wa watashi no kamera ja arimasen. Iie, kono kamera wa watashi no kamera ja arimasen. Okay? Next is ang boss. Sabi mo, that watch also is your camera? No, yung may tinanong ka na. May follow-up question ka ulit. Diba? Usually, ginagamit talaga si mo kung may follow-up question or may given na same information na tinatanong or sasabihin, kaya gagamit ka ng mo, di ba? Ano toke mo? Anata no toke desu ka? Di ba? That watch also is your watch. Iko-connecta natin dito, di ba? Diba, nagkukwentuhan kayo ng kaibigan nyo. May nakita siyang camera.
no? Siyempre tatanungin niya kung sa iba camera yun, di ba? So ano camera wa? Anata no camera desk ka? Sinabi mo siya na, oo, oo, itong camera to ay aking camera, di ba? Kung ano camera wa? O ta sino camera desk? And then may nakita ka rin na, na relo, relo. Siyempre, curious ka, tatanungin mo din, yung relong yun ay sa iyo din ba? So, gumamit ka ng rin, rin na also, di ba? Mo, ano toke mo? Anata no toke desu ka? Ano toke mo? Anata no toke desu ka? Diba? Gumamit ka ng mo na also. Okay? Then magiging sagot mo, ba? Hai. Hai. Ano toke mo? Watashi no desu. Hai. Ano toke mo? Watashi no desu. So nag-reply siya ng hai. Diba? Kinopya niya lang yung statement mo. And then tinanggal si ka. Kasi nag-a-agree siya sa statement na tinatanong mo. Di ba? Parehas lang na yung kung anong statement na tinanong mo sa kanya, ayun din ang sinabi mo. Okay? And then, yung rules nga ni Anata, tsaka ni Watashi, syempre, pag tinanong na sa iyo din ba, di ba? Ang magiging reply mo, sa akin, hindi naman sa iyo. Kasi tinatanong kung sa iyo, syempre, magiging reply mo, sa akin, hindi sa iyo. Okay? Pag tinanong ka ng anata, watashi. Parang si ano lang, si sore, sore, kore. Si kore, sore. Diba pag tinanong ka ng kore, magiging sagot mo? Magiging sagot mo, sore. Pag tinanong ka ng sore, ang magiging sagot mo, kore. So, kapag tinanong ka ng anata, magiging sagot mo, watashi. So, ganun din naman dito sa akin na kono tsaka sono. Tsaka sono, kono. Kapag tinanong ka ng kono, magiging sagot mo, sono. Kapag tinanong ka ng sono, magiging sagot mo, kono. Okay? Dahil nag-agree ka lang dito. So, balik tayo dito. Dahil nag-agree ka lang dito sa statement na tinanong niya sa kanya, no, di ba? Kinopya mo lang. And then, kapag nag-iye ka naman, di ba? Iye. Di ba? No, that watch is not my watch. Di ba? That watch is not my watch. Diba? Yung relong yun ay hindi sa akin relo. Hindi sa akin relo. Diba? Sa Nihongo, Iie, ano toke wa, watashi no ja arimasen. Iie, ano toke wa, watashi no ja arimasen. Dito, kung mapapansin nyo, wala ulit yung object, diba? Kasi nga, kapag nagtanong, understood na ng kapag sumagot, understood na na ang object ay yung tinutukoy about sa tanong. So, hindi mo na kailangan i-repeat pa din. Pero wala din namang problema kung gusto mong i-repeat yung object. Okay? Okay. Sa Japanese, may maririnig po kayo na mga phrase na Hai, so desu. Iie, so ja arimasen. Usually, itong dalawang phrases na to, no? Ba, si hai so desu, ang ibig sabihin, yes, it is. Yes, it is. Si iye, so de ja arimasen, or so de wa arimasen. No, it's not. No, it's not. Iye, so de wa arimasen. Hai, so desu. Ba? Usually, ito ginagamit itong pang-reply sa mga confirmation question. Kung ano ba, hai, so desu. Hai, so desu. Kung nag-a-agree ka dun sa kino-confirm na tanong sa'yo. Diba? Kino-confirm na statement. Diba? Kino-confirm na information. Diba? Hai, so desu. Yes, it is. Iye naman, iye so de wa arimasen or iye so ja arimasen kapag hindi ka naman nag-a-agree. No? So, ito yung mga sample. No? So, ang tanong, is that bag is yours? Diba? Ano ka bang wa? Anata no desu ka? Ano ka ba wa? Anata no desu ka? So, yung typical na, yung inaral natin kanina na pattern, no, yung magiging sagot, diba? Hai, ano ka ba wa? Watashi no desu. Diba? Hai, ano ka ba wa? Watashi no desu. Hai, ano ka ba wa? Watashi no desu. So, ito, diba, yung una sagot, okay din naman yan, diba? Yes, that bag is mine. Diba? Okay. Pero,
pwede mo rin siyang sagutin nito na mas madali. Diba? 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 Ano ka bang wa anata no desu ka? Diba? Ano ka bang wa anata no desu ka? Yung reply mo, kapag, opo, hai, so desu. Hai, so desu. Yes, it is. Diba? Yes, it is. Diba? Mas madali. Diba? Mas madali ang gamitin. Diba? Hindi mo na kailangan, hindi mo, pagsasagot ka ng hi, hindi mo na kailangan i-repeat yung buong information. Tapos, kino-confirm sa'yo. Sasabihin mo lang, hi, so this. Nasagot mo na yung tanong niya. Kasi ayun lang naman yung hinihinging sagot niya eh. Kung oo or hindi, kino-confirm. Diba? Hi, so this. Kapag iya naman, diba? Yung ano ka bang wa, anata no desu ka? Kapag iye, ano ka bang wa, watashi no ja arimasen. Ayun yung typical na sagot kanina, diba? Yung mga inaral natin pattern. Iye, ano ka bang wa, watashi no ja arimasen. Pero, pwede mo rin siyang sagutin na yung shortcut, diba? Iye, so ja arimasen. Iye, so ja arimasen. No, it's not. Diba? No, it's not. Diba? Is that bag is yours? No, it's not. Diba? Ano ka bang wa? Anata no desu ka? Iye, so ja arimasen. Iye, so ja arimasen. Or, pwede ka rin gumamit ng iye, chigaimasu. Iye, chigaimasu. Iye, chigaimasu. Itong chigaimasu na to, ang ibig sabihin niya, you're wrong, diba? You're wrong, diba? Iye, chigaimasu. Diba? Ano ka bang wa? Anata no desu ka? Iye, chigaimasu. Okay? So, kung dito sa lesson to po, meron ka ulit na particle ka. Sa lesson 1, yung particle ka na inaral natin, diba, sa lesson 1, ay yung ka na question marker. Ka na kinakabit sa dulo ng sentence. Diba? Sa lesson 2, ang bagong usage ni particle ka ay or. Or sa Tagalog, o. Ginagamit itong particle ka kapag nagpapapili sa mga choices, sa mga pagpipilian. Ibig sabihin, pinapipili ka sa mga choices na sinasabi niya. Diba? Pinapipili ka. Okay? Ito yung pattern. Ito yung sentence pattern. Diba? Yung topic, wa, kung ano yung choice 1, unang choice mo, desu ka. Choice 2, desu ka. Okay? Diba? Ito yung topic. Okay. Ito yung pattern. Diba? Ito yung pattern ng tanong. Diba? Topic wa, choice 1 desu ka. Choice 2 desu ka. Diba? Topic wa, choice 1 desu ka. Choice 2 desu ka. Diba? Pinapipili ka kung alin sa dalawa, kasi choice 1 ba or si choice 2. Choice 1 or choice 2. Diba? Dito, yung unang kang po, hindi to si ka na question mark. Diba? Hindi yan si ka na question mark. Hindi yan si ka na question mark. Si kang yan, ayan si or. Or. Diba? Baka kasi malito ka, makakita ka lang ng ka. Unang papasok sa isip mo, question mark na kaagad na ka. Kasi desk ka. Diba? Dito, yung mga ganito, yung unang ka, diba? Unang ka, ayun si or. And then yung pangalawang ka, eto si question mark. Sa dulo sentence, diba? Ayan si question mark. Okay?
Ayan si question mark. And then, kapag itong tanong na to, kapag sasagutin mo na siya, ganito yung structure ng sentence. No? Si topic, topic what? Kung ano yung pinili mo dito sa dalawang to. Pwede maging, ang sagot mo dyan, pwede maging choice one. Diba? Topic what? Choice one. This. Kung si choice one ang pinili mo. Diba? Ayan yung unang sagot mo. Pwede ka rin pwede mo rin naman isagot si choice 2. Kung, diba? Kung anong sagot mo? Choice 2. Kung si choice 2 yung pinili mo dun sa pinagpagpipilian. Okay? And then sa topic na to, kapag sasagot ka rin, hindi mo na kailangan sumagot ng oo o hindi. Ng yes or no or hi or iye. Hi or iye. Hindi mo na kailangan sumagot. Kasi ano, pagpapipiliin ka, di ba? Ito ba ay libro o magazine? Di ba? Ito ba ay libro or magazine? Di ba? Pag sasagutin mo yun, iyan ay magazine. Iyan ay libro. Hindi mo na kailangan sumagot ng oo or hindi, di ba? So, ganun din dito. Hindi mo na kailangan sumagot ng hi or iye. Ang kailangan mo lang, di ba? Pumili dun sa choice na pinapipili niya. No? So, walang tamang sagot dito. Nasa sasagot kung anong pipiliin niya sa choice. Okay? So, ito yung example natin, no? Bawa, ang tanong sa'yo, diba? Is this a dictionary or a magazine? Ito ba ay dictionary o magazine? Diba? Ito po ba ay dictionary o magazine? Diba? Kore wa jishu desu ka? Zashi desu ka? Diba? Kore wa jishu desu ka? Zashi desu ka? Kore wa jishu desu ka? Zashi desu ka? Ang sagot, siyempre, mamimili ka lang dito sa dalawang choices. Diba? Kung jishu ba or zashi. Diba? Kung jishu, ito siya. That is dictionary. Sore wa jishu desu. Sore wa jishu desu. Sore wa jishu desu. Or kung ang sagot mo, kung ang tinutukoy niya ay magazine, that is magazine. Sore wa zashi desu. Sore wa zashi desu. Sore wa zashi desu. Then, anong sample? Is that a pencil or a ball pen? So, pinapipili ka kung tinatanong sa'yo kung ito, yun ba ay lapis o ball pen. Diba? Sore wa empitsu desu ka? Ball pen desu ka? Sore wa Mpitsu desu ka? Ball pen desu ka? Diba? Then, ang reply mo, this is a pencil kung lapis. Diba? Choice 1, di ba? Lapis. Kore wa Mpitsu desu. Kore wa Mpitsu desu. And then, kung ang tinutukoy naman niya ay ball pen, ganito mag-isagot mo. This is a ball pen. Diba? Kore wa ball pen desu. Kore wa ball pen desu. Kore wa ball pen desu. Ha? So, ganun lang siya. Kapag sasagutin mo siya, no? Pipili ka lang sa choices kung alin, di ba? Kung yung choice 1 yung sasagot mo. Kung yung choice 2, yung choice 2 yung sasagot mo. No? Hindi mo na kailangan sumagot ng hi or iye, no? Sa ganitong tanong. Interrogative siya. Wala siyang, kung mapapansin nyo, sa sentence structure, walang interrogative, no? Walang interrogative na makikita sa sentence, pero hindi mo na kailangan sumagot na hi or iye kahit na walang interrogative dito sa sentence natin. Kasi pinapipili ka lang sa mga choices. Okay po? So ayun ang mga pattern natin sa lesson 2. No? So dito na po na nagtatapos yung
video. Maraming salamat po.